Tranche 2 ng 1,000 pension increase. Ibibigay na ba? Fact or fake news? Welcome to EFPF Vlogs. Please subscribe to this channel and hit that bell notification button para palagi tayong updated. Marami ang nagtatanong tungkol sa tema ukol sa second tranche ng 1,000 pension increase. Ang sabi ko, bakit ako? Eh, meron daw tayong kakayahang ipaliwanag ang mga datos na magpapataas ng level ng usapin tungkol sa pension increase. Ako na may natuwa sa ganitong statement. Ang episode na to ay title na SSS Pension Increase. Fake news nga ba? Or fact? No? Welcome muli sa EFPF Vlogs. Inipon natin yung tanong at ito ay umabot ng 8. At 8 mensahe ang ating ibibigay, no? 8 sagot. Aba, napapanahon dahil tayo ay meron na ring 8,000 subscribers para sa episode na ito. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang layunin po natin sa vlog na ito ay magbigay ng progresibong analysis sa ekonomiya at finance tungkol sa pension increase. Ganito yung flow, no? May magbabasa ng tanong at pagkatapos nilang magtanong ay sasagot si EFPF Vlogs. Okay ba yon? Unang tanong, ang descending level ba ng pensyon ay 5,000 pataas? Fake news ba or fact? Yan ay hindi fake news. Definitely yan ay fact, no? Hindi naman lingid sa kalaman natin yan. Kitang-kita sa karanasan natin ng pandemic, yung mga nawala ng trabaho, ang binibigay na ayuda is between 5 to 8,000. So yan ay na-determine ng mga pag-aaral na angkop na level para disyente tayong mabuhay. Makakain ng maayos at meron pang kaunting magagasto sa pang-araw-araw. So ang tanong na yan ay fact. Second question, kung mababa ba ang gulog ng pensioner, mababa din ang kanyang magiging pensyon? Fact or fake? Pwedeng makita sa formula yan, pero kahit hindi tingnan yung formula, halos lahat naman ng pensyon sa buong mundo, eh, ganun yung formula. Ang mababang hulog, natural ay nagtatransmit sa computation ng mababang pensyon. Yun yung challenge sa atin nga ngayon dahil yung mga nagtatrabaho noong 1957, 1960s, 1970s, 80s na mga pensioner na ngayon ay hindi ganun kalakihan ang nahulog, no? Kaya hindi rin ganun kalakihan ang nagiging pension sa computation. Pero hindi sila lugi. Sa pag-aaral na pakita rin na yung pisong hinulog mo 55 times ang balik on the average sa mga pensioner. No, hindi lugi. So, kung nagulog ka ng 1,000 in total, ang bumabalik sa iyo, 55,000. Kung 10,000, 550,000 ang bumabalik sa inyo over your lifetime on the average. So, totoong depende sa hulog mo yung pension mo, pero sa SSS, hindi ka lugi. Ang sagot sa tanong ay fact. Pangatlong tanong. Dapat itaas ang pensyon dahil mataas naman ang sweldo ng mga SSS employees. Fact news or fake news? Yung dapat itaas ang pensyon, nasagot naman natin na fact yun, ano, dahil 5,000 nga pataas yung gusto nating level. Pero yung sweldo ng manggagawang SSS ang dinadahilan, ayan po ay fake news. Alam nyo, marami kong kalala sa SSS, napakasimple po ng buhay. So, tinignan ko yung expense nila, no? Sa libro, sa financial statements. At ang personal expense nila, kasama yung sweldo,
ng 7,000 mahigit na empleyado noong 2019 ay umaabot lang ng 500 million sa 7,000 mahigit na personnel, no? Hindi ito mataas pag in-average mo. In fact, behind pa sila sa salary standardization law. So nag-imbestiga din ako. Ang mga sweldo niyan ay chine-check ng GCG, chine-check ng civil service, at ang mga kanilang nasa batas na bonus, di o mano, ay ina-approban din ng GCG based on merit. So, fake news po yan. Para sa akin, yung ilink mo ang sweldo ng mga kawani ng SSS versus pension increase ay mababang uri ng argumento, no? So, fake news yan. Bigyan natin ng numero. Humihingi tayo ng 1,000 pension increase. Magkailan ang pensioner? 2.8 million halos. Sa isang buwan, 2.8 billion yan. Ang personal expense ng mga empleyado, wala pang kalahating bilyon, no? 500 million sa mahigit 7,000 empleyado. Kasama dyan yung taxes nila, kasama dyan yung bayad nila sa GSIS, kasama dyan yung bayad sa pag-ibig, kasama dyan yung iba pang bayarin sa personnel. Hindi lang yan sweldo. So, kahit hindi na sila magtrabaho, 2.8 billion per month yung hinihingi mo, 500 million, hindi po sapat. So, hindi ako believe sa argumento na yan. Yan po ay fake news na argument. So, pasensya na. Lagi kong naririnig yan. Pero para sa akin, yan ay mababang uri ng argumento. Sunod na tanong, malaki ang impact sa pondo ng SSS ang additional 1,000 pension increase. Fact. Sabi ko nga kanina, 2.8 million na pensioner at nadadagdagan niya kada taon, 1,000 pesos, ang pinag-uusapan dito, 2.8 billion. So, hindi barya yan. Saan kukunin yung pondo sa increase na yan? Nabanggit ko kanina, yung contribution ng mga pensioner ay hindi naman ganun kataasan nung nag-contribute sila. So, saan kukunin? Diba? So, hindi ito simpleng usapin na ibigay na. No? Kailangan itong pag-isipan, pag-aralan, at tignan ng maigi. Number 5, natanong sa contribution ng mga active members ngayon, kukunin ang 1,000 pension increase, fake news or fact? Fact. Saan nga ba yun kukunin? Di dun sa mga nagko-contribute ngayon, ng mga active. No? At hindi naman masama yun. Sa isang pamilya, alam naman natin, si Lolo, sinusuportahan ni nanay at tatay, minsan ng mga apo. At mga minsan apo pa sa tuhod, no? Normal na struktura yan. Pero fact yan na doon kukunin. Ang kailangan lang tignan dito, dapat siguro may say din yung mga future pensioners, sina tatay, nanay, sina mga anak, na mga nagtatrabaho ngayon, kung gaano rin kalaki ang adjustment, no? Ang tawag diyan intergenerational subsidy. Ang punto lang dito dapat ring balansehin yung karapatan ng future pensioners, hindi lang yung existing pensioners. Sabi ko nga, ang 1,000 is 2.7 billion per month. Dumadami pa yan kada taon. No? Posibleng sa darating na panahon, magkaroon naman ng risk na hindi mabigyan ng pensyon yung mga bata, no? Sa struktura. Number 6, 13-month pension, wala daw sa batas, fake news or fact? Fact po yan. Tingnan nyo yung batas. Hindi guaranteed ng batas ang 13-month pension, ha?
Huwag kayong ma-confuse. Ang 13th month pay, guaranteed ng batas. Pero ang 13th month pension, hindi. So, nandun yung hindi match. Kasi ang 13th month, ang contribution ng mga empleyado, monthly. Wala namang 13th month contribution eh. Pero ang pension ng mga pensioner sa SSS, merong 13th month. In fact, that is a little bit unique to the Philippines, no? Hindi marami o kung meron man, very rare na merong 13th month pension. Pero dito sa Pilipinas, meron, ano, SSS. At to a certain extent, ang GSIS nagbibigay din ng Christmas cash gift na parang 13th month pension. So, fact po yan. Heto, napakainit na tanong. Ibibigay ba ngayong taon ang additional 1,000 pension increase? Fake news or fact? Yan ang 27 billion na tanong. Bago ko sagutin, click like and subscribe to this channel, no? Huwag niyong kalimutan. Palagay ko hindi ibibigay ng 2020. Ito po ay isang malayang analysis ko at opinion ko lamang, no? Hindi ibibigay. Number one, ngayong taon, alam natin, nagre-recover pa tayo. Malaki ang unemployment rate. Beyond the numbers, baka hindi lang 10% yan, hindi lang yan 20%. Ramdam natin yan. So, walang pagkukuhanan. Hindi prudent yan. Kasi pag nag-increase ka ng pension, permanent na yan. Hindi mo na mababawi yan. Ano? Kailangan na mo ng paghandaan palagi. Iba kung one time for the month lang. No? Pero, wala namang imposible. Ayoko namang magalit sa akin ang nanay at tatay ko ng mga pensioners. In the future, hindi imposible. Kailangan magkaroon lang ng kumpiyansa ang buong Pilipinas sa ating ekonomiya. So, mag-translate yan sa magandang din magkaroon ng koleksyon. Pick up ang pagnenegosyo. Maraming mga negosyong nag-e-evolve. At pag bumalik na rin yung sigla ng ekonomiya. Number 8, maraming salamat pero hihingan po namin kayo, Sir EF, ng mensahe. Let's stay positive. Tapos iangat natin yung level ng diskurso o ng usapan tungkol sa lahat ng usapin in general, pero tungkol dito in particular, bawasan natin yung negativity, no, yung asaran, yung siraan. Hindi yan nakakadagdag ng kumpiyansa sa pakiramdam natin, una, at sa ekonomiya, pangalawa, no. Ang effort natin ay para may matutunan tayo at umangat yung level ng diskusyon. Yun ang mensahe ko sa mga nanonood ng vlog na ito. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, click the subscribe button and the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod na episode. Hanggang sa muli, mabuhay ang SSS at ang pensyonadong Pilipino.